yun? Tay, ako na pong pipila. Pero Luna, mag-iingat ka, ha? Hindi ko pa rin nabigyan ng magandang buhay yung mga anak natin. Kung kasama kitang nagpalaki sa kanila, hindi mangyayari ang lahat ng to. Siya si Luis. Kawawa naman. Parang medyo kulang na yung pag-iisip niya. Kawawa naman po siya. Kung pwede ko lang po siyang tulungan at alagaan. Hindi nga pwede, okay? Bawal yung juice na to sa akin. Pasensya na. Wala naman ako akong intensyong masama sa amo ninyo. Ako ang nanay ni Blanca. Binibisita ko lang siya dito. Paano kang ituturing na mama ni Blanca kung kanyang sobra pa rin lapit niya sa kanyang tunay na ina? Bibigyan kita ng malaking halaga, pero kailangan ipangako mo sa akin na hindi na kayo uli makikipagkita sa anak. Oh. Hindi ko humatatanggap yan. Hindi ko binibenta ang anak ko. Ipinaampoy ko siya sa inyo dahil akala ko iba kayo sa ibang mayaman na kilala ko. Pero hindi, pare-pareho lang pala kayo. Rowena, bago mo ako husgahan, tingnan mo nga ang sarili mo sa salamin. Baka akala mo eh kung sino kang mabait na ina. Pero ang totoo, sarili mo lang ang iniisip mo. Hindi totoo yan. Nakalimutan niyo na ba? Kusa akong ipanaampon sa inyo si Blanca para maipagamot ang karamdaman niya. Yun ba ang pagiging makasarili? Paano mo masasabing kusa mong binigay sa akin si Blanca? E samantalang ayaw mo nga siyang pakawalan. Paano magkakaroon ng normal na buhay yung bata is maya-maya sumusulpot kayo? Paano siya magiging masaya kung ginugulo ninyo ang isipan niya? At paano ko siya mabibigyan ng magandang buhay kung hindi ninyo ako hahayaan? Ngayon, sabihin mo nga sa akin, Rowena. Sabihin mo nga sa akin na hindi ka makasariling ina. Lugar mo. Andito lahat ng mga kailangan mo. Ito ang nababagay para sa'yo. Pero hindi po ako masaya dito. Anak ko, mong sabihin yan. Mahirap lang sa umpisa, pero kung gugustuhin mo, masasanay ka rin. Kaya, Blanca, anak, nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo ng pagkakataon si Ma'am Priscilla, ha? Subukan mo siyang mahalin kasi pamilya mo na rin siya ngayon, ha? Doon ka, dito ako. Hindi magkatakbo. Tawa ko'y di marinig. Ba't kailayo mo? Luna, anak, sige na. Paalam ka na sa kapatid mo. Sige na. Ate Blanca, babay muna ngayon. Pero pangako ko sa'yo, Ate Blanca, kahit anong mangyayari, magkikita ulit tayo.
Mamimiss ko ang kakulitan mo, Luna. Huwag papatawa mo sa akin. Sa letra ka. Ayos. Si Blanca. Siguro mabuti pa sumama kayo mamaya sa akin doon sa charity event. Marami mga doktor doon. Baka meron kayong mga makilala na makakatulong kay Luis. I think it's a good idea. Kaya lang ang problema, pag sumama po kaming dalawa, sino pong may iwan kay Luis? Oh no, that's not a problem. Nandiyan naman si Eloisa eh. She can take care of him. At saka, I assure you, hindi na mauulit yung nangyari kanina sa garden. Mabuti naman kung ganun. Oh, paano? We better start getting ready. May tatanong ako sa inyo. Oh, yeah? Ano po, kasi nabalitaan ko po, dumating daw po yung nanay ni Blanca kanina. Yeah, tama nga. Well, I hope that's the last time I have to deal with that woman. Sinabi ko sa kanya, huwag na siyang bumalik dito. That's only fair, di ba? Talinampun mo naman yung bata. That's right. Oh, paano? Lika na, it's getting late. Oh, okay. Get ready. Yeah. Sige po. Si Luisa. Opo, ma'am. Sige na nga. Anong susuotin mo? Paglakbahan siya naman. Pakitingin muna si Sir Luis, ha? Kukunin ko lang yung gamit sa van. Tito, alam niyo po, wala na si Luna at inay. Hindi ko po alam kung kailan ko sila ulit makikita. Wala na po akong kakampi. Kaya magpagaling po kayo para kayo na po ang kakampi ko, Tito, ha? Diyan. Tulog ka kung gusto mo. Luis, hindi ata kami magkakasundo ng mama mo. Rowena, huwag mo na isipin yun.
Nakakasama lang para sa baby natin yan. O aking anak, huwag malulumay. Pagkat ituduyan ka ng itay, sa tabi mo ay di mawawalay habang inaawitan ka ni inay. Tulog na, o tulog na, aming mahal. Ang ganda naman ang kanta na yan. Yan ang kinakanta sa akin ng tatay ko noong bata pa ako. Kahit pagod na siya, galing sa trabaho, papasok ko rin siya sa kwarto ko para kantahan ko niyan. Kaya alam mo, gagaya ko yung tatay ko. Magiging mabuting ama ko. Alam mo, Louise, napakaswerte ng anak natin. Dahil ikaw ang ama niya. Hindi, Rowena. Maswerte siya sa'yo. Dahil alam ko, kahit ano mangyari, hindi mo siya iiwan. Patawarin mo ako, Luis. Pinabayaan ko ang anak natin. Pinabayaan ko si Blanca. Kita ang Ate Blanca mo. Hindi na rin natin siya makakasama. Patawarin mo ako. Blanca, patawarin mo ako. Puntahan lang kami ni na Tita Consuelo at Tita Divine. You be a good girl while we're gone, okay? Oh! Wala ba akong goodnight kiss? Take care. Eloisa. Yes, ma'am. Yeah, and Eloisa, excuse me, ha, Mari. Ito ang aking cellphone number. Huwag mong kalilimutan, huwag mong iwawala yan. Opo, ma'am. Tawagan mo ako kagad kapag may problema. Yes, ma'am. Naintindihan mo? Maliwanag na maliwanag po, ma'am. Oh, sige. Salamat, ha? Oh. Okay. Let's go. I guess we're all set. Yeah. Bye. 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 Bye, Blanca. Ito, pakinggan mo. Huwag na huwag kang makakalapit kay Luis. Or else makakatikim ka sa akin. Bye. Thank you.
Salamat, Ani, ha. Pasensya ka na. Iniisip ko kasi ikaw si Ate Blanca. Pinapaypayan ngayon si Inay. Sabi ni Inay, para daw sa kabutihan ni Ate Blanca pag alis namin. Paglayo namin. Kaya kahit masakit, iniisip pa rin. Gusto ko kasi na maging masaya si Ate Blanca at siya ka mas lalang gumanda ang kinabukasan niya. Uy! Yun yung rasyon, no? Ani, dito ka lang, ha? Bantayan mo si Inay, ha? Dito ka lang, Ani. Sa'yo na lang to, pero huwag ka na lang maingay sa iba na pinabutan ka na. Sige po. Ang help po kayo. Ingat ka, ha? Salamat po. Siguro matutuwa si Inay. Pinakita niya to. Pumila. Nakita kita kanina, inabot lang sa iyan. Di mo nang pinaginapin kaya akin yan! Akin to! Nakasamin ko ng nanay ko! Hoy! Bakit sinasaktan mo ang anak ko, ha? Sinasabi ko na nga ba, eh. Kung gaano kahit namang balat mo, pati ugali mo, kiliigit mo pa, basagulera ka na! Hindi pa ako nag-umpisa. Siya po talaga nag-umpisa. Mga kasama, alam niyo ba anong ginawa nitong batang lamang lupa? Gumagamit siya ng palakasan para makakuha ng rasyon. Payag ba kayo ng ganon? Asan ba kasi yung telepono? Tawagan mo si Madam Consuelo. Nawawala! Hanapin nyo! Maliit na papel yun! May telepon! Dumper yun! Hanapin nyo! Dali! Dali, anin nyo! Parang Eloisa? Ano po nangyayari kay Tito? Ewan ko pa. Napubuwang na yata. Gusto mag-amok. Uy, ano ba? Nakita nyo na ba? Asa na? Huwag kayo magkakamaling sakta ng anak ko dahil kung hindi ako makakalaban nyo!
na pagtulong! Ito! Tama na po! Tulong! Wag! Wag! Ay! May masama po! Malaginip! Ha? Tignan po kung maabutan ng halima! Panaginip lang yan. Hindi yan totoo. Tsaka kabaligtaran niya lang nangyayari sa totoong buhay. Totoo po, Nay. Oo, anak. Kaya huwag ka nang matakot, ha? Huwag mo nang isipin yon. Para makatulog ka, gusto mo kantahin kita? O aking anak, huwag malulumbay. Pagkat iduduyan ka ni Itay, sa tabi mo ay di mawawalay habang inaawitan ka ni Inay. Tulog na o tulog na aming mahal. Ang ganda naman po ng kinakanta niyo, Inay. Alam mo, tatay mo ang nagturo sa akin ng kanta niyo. O aking anak, huwag malulumbay. Pagkat itutuwian ka ni Itay, sa tabi mo ay di mawawalay habang inaawitan ka ni Inay. O aking anak, huwag malulumbay. Pagkat iduduyan ka ni Itay, sa tabi mo ay di mawawalay habang inaawitan ka ni Inay. Tulog na o tulog na aking mahal. Tulog na o tulog na aking malulumbay. Pagkat iduduyan ka itay, sa tabi mo ay di mawawalay habang inaawitan ka ni Inay. Tulog na o tulog na aming mahal. Sa tabi mo ay di mawawalay habang inaawitan ka ni Inay. Tulog na o tulog na. Aba, nakisabay pa naman tong isang ito. Aming mahal. Napakarami talagang krong-krong sa mansyon na to. Sa tabi mo ay di mawawalay. Mainaawitan ka ni Nay. Tulog na, o tulog na, aming mahal. Alam mo yung kantang yan, ha? Oh, yung galing nung oh, DI Tina. Ko, Tina. Oh. Para nag-enjoy ka nga, Tina. Enjoy, enjoy talaga. Eh, paano? Mahimbing ba ang tulog nung anak ko, ha? Naku, ma'am, grabe po. Bakit? Sigaw po ng sigaw si Sir. Ha? Huh? Siguro po yun na naghihinip ng masama. Pero hindi ho bali. Tumahan na po siya nung puntahan siya ni Blanca. Ano-ano sabi, ma'am? Hinayaan mo lumapit si Blanca kay Luis.
Nasaan na ngayon si Blanca? Eh, nandun po sa kwarto ni Sir Luis. Well, anyway, Divine will take care of Luis, and you take care of your hangover. Oh, okay. I'll take care of mine. Tito, okay na po ba kayo? Anong kikanta niya na? Anong pangalan mo? Sana ako sa inyo para manghiram ng konting pera. Hindi kasi ligtas yung tinutuluyan namin ni Luna ngayon. Anong ginagawa ng babae yan dito? Tita, lahat ginawa na natin para gumaling si Luis. Tapos yung batang yan, kakantahan lang siya. Magiging okay na yung kondisyon niya. Sino ba yung batang yan? Blanca, matanong kita. Saan mo ba natutunan yung kantang yun? Ang problema natin ang paghahanap ni Luis kay Rowena. Sinigurado ko nang hindi magkikita yung si Rowena at si Luis. Matitigil din ang paghahanap niya sa babae niya.